May nakita tayo sa social media na kumakalat itong itong poster na to. Aimee for President. Kay Aimee, sigurado tayo. Marcos Social Media Alliance. Ah, malayo pa ang presidential elections, 2028 pa. Pero ako talaga nakikita ko itong si Aimee Marcos. Mag-aambisyon talaga ito sa 2028. Pero bago siya makakapagkandidato sa 2028, kailangan muna una magtapnatcher siya sa eleksyon, May 2025. Kasi magre-re-election siya sa May 2025, itong si Aimee Marcos, mga kabunyog. Na-elect kasi itong si Aimee noong 2019. Kung 2019, di kasabay niya sila Bato, sila Bongo, sila Tolentino, sila Pia Cayetano. Yan, magkakasabay sila niyan. Sa panahon ngayong fake news ay laganap, kailangan natin ang gabay, di dapat magtiwala. Itong si Enzo Recto, dalay katotohanan upang tayo'y ilayo sa mga kasinungalingan. So tapos na yung kanyang six years. Ano? Tapos na. Pero pwede pa siyang magre-elect. Kaya sa 2025 magre-re-elect siya. Ngayon, susungkitin, sisikapin, tatargetin ito ni Aimee Marcos na maging top notcher. Kasi ang target niya talaga ay 2028. Pero kung akong tatanungin, hindi ko nakikita na lalaban itong president. Hindi ito lalabang presidente. Alam niyang makakabangga niya si Sara Duterte. Ang at most, yung pinakamataas na pwede niyang ambisyonin ay maging vice president ni Sara sa 2028. Yan ang nakikita ko. Pero para maging vice president siya sa 2028, kinakailangang mag-top na chair siya sa 2025. At para mag-top na chair siya sa 2025, kailangan i-project niya yung sarili niya na pang-presidente ang tatakbuhan niya sa 2028. At kailangan niya ang suporta ng mga loyalista ng Marcos. Enzo Recto, Enzo Recto, dala mo ay katotohanan. Ang problema ng loyalista ng Marcos, hati sila ngayon. May mga loyalista ng Marcos na talagang nagpagod na manalo si Bongbong Marcos, makaupo bilang presidente. Tapos ngayon, naiitsapwera sila, galit sila kay Lisa Araneta Marcos. Marami yan. Ah, tingin nila na ano, nabudol-budol sila. Nagpakapago daw sila sa kampanya para kay Marcos Jr. Tapos nitong nakaupo na, si Lisa Araneta Marcos ang nagdadala ng tiyempo. At itong si Lisa Araneta Marcos, iniitsapwera sila. Enzo Recto, Enzo Recto, kami ay iyong kabayan. Iniitsapwera yung mga loyalista ng Marcos. O, ang mga halimbawa niyan, yung grupo nila Victor Rodriguez, Trixie Cruz Angeles, yung grupo nila Maharlika, marami yan. Kaya nga yung mga vloggers na yan, galit na galit kay Lisa Araneta. Ha? Bukod pa ito, mga kabunyog, doon sa mga supporters ng Duterte, nagalit na rin kay Marcos Jr. Kaya actually, malala talaga ang problema ni Marcos Jr. ngayon. Malala ang problema niya. Humihina na ang suporta sa kanya ng mga DDS. Yung mga Duterte diehard supporters. Ano yan? Kalas na yan kay Marcos Jr. Tapos yung mga Marcos loyalists din nahati rin. Kasi nakikita nila, ano nga eh, itong si Lisa Araneta ang nagdadala ng tsimpo. Sa Malacanang. Sa katunayan, obvious naman na hindi in good terms si Aimee Marcos at saka si Lisa Araneta. Wala-wala sa inner circle ni Bongbong Marcos si ang kapatid niyang si Aimee Marcos. Tingnan niyo sa mga biyahe, kasama ba si Aimee Marcos? Hindi. Oh, si Lisa Araneta at saka si Martin Romualdez. Oh, yung magpinsan na si Martin. Yun, laging kasama. At saka yung ano nga, si Lisa Araneta. Oh. Pero itong si Aimee, hindi. Saka hindi madalas tumutungtong sa Malacanang. Parang panahon ni Duterte,
Sila Sara Duterte, di ba nung panahon ni Duterte, hindi naman tumutuntong halo sa Malacanang. Kasi ang nandun sa Malacanang, sila Hanilet Abansinya. Kaya, alam naman, ano yan ha? O sige nga, kailan tumuntong sila Sara Duterte sa Malacanang? Nung inauguration lang, sila Pulong, sila Baste. Oh, kasi siyempre yung formal na picture taking ng first family, yung unang pamilya. Oh, kasama doon si Elizabeth Zimmerman, yung unang asawa ni Duterte na mother nila Sara at Pulong. Pero nung nakaupo na si Duterte sa Malacanang, hindi tumutuntong sila Sara doon. Ah, ang kumukontrol ng Malacanang noon, si Hanilet Abansinya, yung pangalawang asawa ni Duterte. Oh, kaya at makikita natin 'yan. Kaya nga nung mag-eleksyon na nung 2022, hindi naman na pasunod ni Duterte si Sara. Ayaw ni Sarang tumakbo sa PDP laban. Kasi yung PDP laban, associated kay Hanilet Abansinya, sila Panelo, sila Belyo, sila Cusi, mga close kay Hanilet yon. Ayaw sundin ni Sara yon. Saan tumakbo si Sara? Oh, sa lakas in UCD ni Gloria Arroyo. Mas dun pa nga siya sumama kaysa kay Duterte. Oh, kaya kahit anong gawin ni Duterte noon na Sara Bongo ang team up, ayaw ni Sara. Oh, saan mas tumimap si Sara? Sa Marcos Duterte. Oh, 'yun. Galit si Digong doon, galit si Digong. Oh, ngayon naman, obvious itong hindi in good terms si Amy Marcos at saka si Lisa. Si Bongbong Marcos at saka si Amy wala naman. Magkapatid 'yan. Tingin ko walang problema yung magkapatid. Kaya lang, ayaw na makabanggaan, makasalpukan ni Amy si Lisa Araneta. O, kasi mababalita talaga yan. Mababalita talaga. Eh ngayon, gumagalaw itong si Amy sa pamamagitan ng mga Marcos loyalist na sumusunod sa kanya. Kahit yung mga vloggers, mayroong sariling mga vloggers si Amy. O, tulad niyan si Daryl Yap. Si Daryl Yap, tao yan ni Amy Marcos. Nakikita niyo yung pelikulang Made in Malacanang, saka itong Martyr or Murderer. Sino yung nasa sentro? Sino yung sentro ng mga pelikula na yan? Si Amy Marcos. Kasi si Amy Marcos ang gumastos niyan, siya ang nag-produce. Siya ang nag-produce niyan. At saka ginagamit talaga yan ni Amy para sa election sa 2025 at saka sa election sa 2028. Kasi plano talaga ni Amy mag-top notcher sa 2025. Kaya lang, para mag-top na chair siya sa 2025, hindi pwedeng kalabanin niya ang kapatid niya. O, kaya nga, ang problema niya, problema lang nila ni Lisa. Pero pagdating sa kapatid niya, ayaw niyang sila ang magkabangga. Kasi malaking problema yan kapag nagkabanggaan silang magkapatid. Una, mababalita talaga yan. Mawawasak talaga yung kampo ng Marcos. Sa ngayon, obvious naman na may problema internally yung pamilya mismo ng Marcos. Problema ito ni Amy at sa kanila Lisa Araneta. Pero si Lisa Araneta rin kasi may sarili ring mga taong dinadala na sa Malacanang. Siyempre, nagre-react yung mga sulid na mga loyalista ng Marcos. Kasi iniisip nila, bakit sila naiitsapwera? Lalo na pag nababalitaan nila na may mga balibalita na mas ang ilalagay mga Dilawan daw. Halimbawa, si Pakito Ochoa, close na close kay Lisa Araneta. Si Katapang, associated kay Pinoy. Tapos, marami na. May mga nalagay na sa gabinete na mga associated kay Ochoa. Tulad si Acuzar ng Department of Housing. Bayaw yan ni Ochoa eh. Bayaw yan ni Ochoa si Acuzar, pero secretary ng Department of Housing. Department of Human Settlements and Urban Development. Tao yan ni Ochoa. Sino ba si Ochoa? Ay, executive secretary yan ni Pinoy. Buong panahon ni Pinoy, yan ang executive secretary. Kaya ang si Marujas, nababalita, bibigyan daw ng posisyon. O ngayon, umaalma yung mga loyalista ng Marcos. Umaalma yung mga loyalista ng Marcos. Kaya ang ginagawa ng mga loyalista ng Marcos na galit kay Lisa Araneta, dito sila ngayon lumilinya kay Amy. Si Amy ngayon yung inaasahan nila. Kasi tingin nila, abot lang naman sa pamilya ng Marcos yan si Lisa Araneta. Itong si Amy Marcos, totoong Marcos ito. Ang loyalty namin nasa Marcos. Si Amy naman, okay naman sa kanya yon, kasi mas gusto niya na mayroon siyang sulid na mga loyalistang dadalhin siya para mag-top na chair sa 2025. Pero, para mag-top na chair siya sa 2025, hindi lang yung mga sulid na loyalista ng Marcos ang dapat makuha niyang boto. Kaya ang ginagawa ni Amy,
madalas pumupunta siya kay Duterte sa Davao. Madalas sumasama siya kay Sara. Madalas din umiikot siya kasama si Bongo. Kasi malaki rin ang pwersa ng Duterte. Kung may problema man si Bongbong Marcos at sila Lisa Araneta kay Duterte, ayaw madamay ni Aimee. Kaya ang ginagawa ni Aimee, alam niya na medyo maraming mga DDS na ayaw sa kapatid niya, sa ginagawa ng kapatid niya. Oh, at galit kay Lisa Araneta. Pero para hindi siya madamay, alam ni Aimee na may mga loyalista ang Duterte. So ang ginagawa ni Aimee, dumidirekta siya kay Digong. Eh, di ba nung birthday niya, sa Davao niya pa sinilibrate, nandun si Kibuloy, nandun si Digong, nandun si Sara, nandun si Bato, nandun si Bongo. Kaya ako nga, mas nakikita ko sa 2028, hindi naman Aimee for president. Ano? Ano yan? Ambisyon ni Aimee na maging vice president siya ni Sara. Pero para nga magawa yan, kailangan, una, mag-top na chair siya sa 2025, sa eleksyon sa senador. Pangalawa, dapat, hindi masira yung relasyon ng Marcos at Duterte. Ay ang nakakasira ng relasyon ng Marcos at Duterte, si Marcos, si Bongbong mismo. Kasi maraming mga ginagawa si Bongbong na ayaw ng mga DDS. Kaya pinupunuan na lang ni Aimee. Si Aimee na yung lumalapit sa kanila na kumbaga para hindi madamay yung buong pamilya ng Marcos. Kaya lang, ako naman ang nakikita ko, itong grupo ni Marcos Jr., magmamaniobra itong sila Lisa Araneta, maghihahanap ito ng sarili nilang pambato sa 2028. Ako sa tingin ko, ganun ang pupuntahan niya. Lalo ngayon na ang nagkakaroon na ng hidwaan, ang Duterte at saka ang Marcos, itong kampo ni Bongbong Marcos at itong kila Lisa Araneta, sila yung nasa administrasyon ngayon. Ang iisipin nila, bakit pa natin susuportahan si Sara? Magpatakbo na lang tayo ng sarili nating kandidato. Kaya naman natin kasi tayo yung nasa administrasyon. Mayroong ganong nag-iisip dyan, sigurado, sa kampo na yan ni Marcos Jr. Kaya hindi si Aimee ang imamanok nila. Kasi si Aimee hindi naman ito lalaban. Alam naman ni Aimee, hindi niya kayang labanan si Sara. Hindi niya lalabanan si Sara. Mas ang iniisip ni Aimee, mag-vice lang siya kay Sara sa 2028. Pero, para siyempre marami siyang mga dumami yung kanyang supporters, ngayon pa lang, pinapalitaw na yung pangalang Aimee for President. Pero hindi yan nakikita ko. Ang may gusto lang yan na magpresidente siya, yung mga loyalista nga ni Marcos na galit kay Lisa, parang ganito, ayaw na namin kay Bongbong, dito na lang kami sa kapatid niya, mas magaling itong kapatid niya. Si Aimee Marcos naman, sinasakayan talaga ang mga nangyayari sa bansa. Yung mga problema ngayon ng Pilipinas, lalo sa agrikultura, komentaryo ng komentaryo, itong si Aimee, napapanood niyo po ba? Sinasabihan niya yung kapatid niya, tinatawagin ko yung kapatid ko, napakabait mo, sugpuin mo na ang agricultural smuggling, grabe na ito. Pag sinabing agricultural smuggling, sinong pinapatamaan niya noon? Di ba? Nadadawit nga si Lisa Araneta sa agricultural smuggling dahil yung kapatid niyang si Martin Araneta sangkot din kay Michael Ma. Kaya ito, paboritong kinukomentaryohan nito ni Aimee Marcos, yung smuggling sa agrikultura kasi may tinatamaan kapag yun ang isyung dinadala niya. Yan ang totoo niyan. Kaya ito mga kabunyog, talagang malalim na ang hidwaan sa loob ng angka ng Marcos. Kahit sa ako nga sa tingin ko, pailalim o patago, gagalaw ang kampo nila Lisa Araneta para hindi mag-top na chair si Aimee. Ako nakikita ko yan, mga kabunyog. Kasi alam nila, pag nag-top na chair ito si Aimee sa pagkasinadora, mag-aambisyon ito ng mataas pa. At ito na yung magdadala ng bandila ng Marcos. Kasi sa second half ng termino ni Marcos Jr., itong last 3 years niya, matapos ang midterm election sa 2025, pag nag-26, 27, 28, mahina na yan si Bongbong Marcos. Hindi na halos yan, kasi lame duck na yan. Patapos na. Sino na ngayon ang magdadala ng tiyempo ng Marcos? Siyempre si Aimee na. Si Aimee na ang magdadala. Pero si Aimee, hindi ko nakikitang kakalas yan sa Duterte. Mas nakikita ko pa na yung grupo nila Bongbong, sa maniobra ng grupo nila Lisa Araneta,
ay pwedeng magbuo ng separate na grupo na kakalas kila Duterte at magtatayo ng sariling linyada sa 2028. Lalabanan nila si Sara sa tingin ko. Makikita natin 'yan sa 2025. Kapag nagbuo ng linyada si Marcos Jr. ng sarili, hiwalay kila Duterte, kasi sila Duterte may sarili ng linyada eh. Si Bongo, si Bato, si Tolentino, yan na yung lineup ni Duterte ng senador. Dadagdagan na lang yan ng galing naman kay Gloria. Galing kay Gloria, baka kumandida si Bong Revilla, magre-re-election yan. Galing na yan kay Gloria. May mga kandidatong galing kay Gloria, may mga kandidatong galing kay Duterte. Magsasama yan. Lakas in UCD at PDP laban sa 2025. Ang grupo ni Marcos, may mga kakandidato kasi, halimbawa si Isko Moreno, kakandidatong senador yan. Si Doc Willyong, kakandidatong senador yan. O kanino sasama si Doc Willyong at saka si Isko Moreno? Nakita natin, may picture si Doc Willyong kasama doon sa kasama si Sara at saka si Gloria. Ako, tingin ko doon, nakikiusap sila na bigyan ng slot. Bigyan ng slot si Isko doon sa grupo ni Gloria at saka ni Sara. Ngayon, papano yung grupo ni Marcos? Ang grupo ni Marcos, ang natatakbong senador dyan, si Rimulya, saka si Abalos. Marami pa yan. Sa gabinete, maraming tatakbo dyan na Marcos. Kasi si Marcos Jr., pipilitin niyang madagdagan yung mga tao niyang sulid sa Senado. Kasi yung mga nandyan, hindi niya naman yan sulid sa kanya eh. Ano mang oras pwedeng bumangga sa kanya yan. Halimbawa, si Bato, si Bongo, si Tolentino, ang loyalty niyan hindi sa Marcos, ang loyalty niyan sa Duterte. So gusto siyempre ni Bongbong sa 2025, dapat ang mga senador, kanya, madagdag, yung 12, kung pwede yung 12, talagang sulid sa kanya. Ay ang sulid sa kanya, sila Abalos at saka sila Rimulye. Yun ang nakikita ko na baka lumaban sa 2025. Sa linyada ni Marcos. Pero si Rimulya, hindi yan katanggap-tanggap sa linyada ng Duterte. Si Rimulya. Kalaban nga yan, di ba? Kaya ngayon mga DDS, ayaw kay Rimulya. So, mga kabunyog, abangan natin. Maraming magiging mga alignment sa politika sa darating na mga araw. Ang malinaw ngayon, si Amy at saka si Lisa Araneta, hindi magkasundo. Pero ayaw din nilang lumabas sa publiko yung kanilang away. Siyempre, kinokontrol nila yan. Pero may mga galaw na sarili si Amy. May sarili ring mga diskarte si Amy. Ang sigurado, wala siya sa inner circle ngayon sa loob ng Malacanang. Ayaw nga yatang tumungtong ni Amy sa Malacanang. Ayaw niyang makabanggaan si Lisa Araneta. Kahit sa mga biyahe ni Marcos, hindi naman kasama si Amy. Bihira mong makita si Amy na kasama ang kapatid niya. Si Amy saka si Bongbong, wala. Wala, hindi sila ang may problema. Ang may problema ay si Lisa at si Amy. Lalo pa ngayon na nabiyak na yung mga loyalista, sabi ko nga. Maraming mga loyalista na galit kay Marcos dahil kay Lisa Araneta. Pero sabi nila, ang loyalty nila na sa Marcos. Kaya dito sila ngayon. Ito ngayon yung sinusunod nila kung anong instruksyon ni Amy. Kaya kay Amy sila lumili niya, mga kabunyog. Anyway, abangan pa natin ang mga susunod na kabanata, mga kabunyog. Abangan pa natin. Lagi ko po kayong i-update. Ito po uli si Attorney Enzo Recto at ito ang ating maiksing komentaryo. Mabuhay po tayo. Pakishare po nito, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklot ay may pag-asa. Kusung Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.